Welcome to KLSR channel. I am Nanay Bell. Na-miss ko to, mga moms. Na-miss kong magsalita in front of the camera. Kasi recently, ang mga vlog natin is about baking. Diba? Yung tipong boses ko lang ang nandoon. O kaya naman, hindi ako nakaharap sa camera. Yung ginagawa ko, pinapakita ko. So, medyo naging busy lang recently. Kaya hindi tayo makapag-vlog ng ganito. Pero dahil may nangyari sa akin nung nakaraang gabi, kaya naisipan kong i-share ito sa inyo para maging makunan ninyo ng lesson at the same time, mga pwedeng remedy if ever na ma-experience nyo ito. Disclaimer ah, hindi po ako expert, hindi po ako doktor, ako po ay isang may bahay at isang ina, breastfeeding mom na naka-experience ng ganitong sitwasyon na usually ay na-experience naman din ng mga iba pang nanay. So, if ever kayo ay katulad ko na first time mom, baka kabahan kayo, matakot kayo kapag naramdaman nyo to, kaya maganda rin talaga na nagbabasa-basa, nagre-research. Ako kasi palabasa din talaga ako. Yun nga lang, pag nandun ka na talaga sa sitwasyon na yun, hindi mo may isip or parang matatakot ka talaga na, baka kung ano na to. No? Baka kung ano na yung na-experience ko, nakakapa ko. Kaya maganda na ma-share ko po sa inyo ito para mapagkunan nyo rin po ng information or mga maaaring gawin nyo mga tips, di ba, na makakapagpaluwag sa inyong kalooban. Yan. So, last night, ano bang nangyari sa akin? Actually, hindi siya gabi. Umaga pa lang para meron akong nakakapa sa aking left breast na bukol. Yes, bukol. So, pag sinabi natin bukol, di ba nakakatakot? Especially kapag sa breast. So, pinakiramdaman ko at maya-maya medyo masakit, kumikirot, though hindi naman ako nilalagna. So, alam ko, aware ako na mayroong ganong sitwasyon, especially kapag breastfeeding mom ka. Pero, syempre, nasinabi ko sa asawa ko rin, nag-aalala rin siya. He's making sure, or lagi niya ka tinatanong, sigurado ka? Na dahil sa gatas yan. Si mama ko rin naman, sabi niya, baka naman nasipa yung CJ. Or what? Ang suspecha ko is, plug milk duct siya. Kumbaga, kasi nga yung breast natin, di ba parang mayroon diyang mga daanan ng gatas. So, parang mga ugat-ugat or veins. Hindi ko lang alam kung anong terms doon. Tapos, parang namuo. Yun, tapos, hindi makalabas yung milk. Yan, kaya nagiging bukol siya. So, merong iba't ibang reason or causes kung bakit siya nangyayari. I-share natin yun based on my research at sa mga napanood ko rin pong mga video sa YouTube. Yung naramdaman ko that day, yun niya, una, parang may nakapa ako may bukol. Tapos, makirot, masakit. Ako mataas ang pain tolerance ko. So, pag sinabi kong masakit, masakit talaga. No? Ano pa, hindi naman ako nilalagnat kasi usually merong mga clog ducts is sabi nila nilalagnatin. Yung pag nilagnat na daw po, kailangan na pong patingnan na yan sa doktor. No? Pero kahit huwag nyo nang hintayin yung lagnat, di ba? Kung duda kayo or hindi kayo komportable dun sa bukol sa inyong dibdib, magpa-check up na kayo sa doktor ninyo. So, ito yung mga na-research ko na reason or causes kung bakit nagkakaroon ng clogged ducts. Reason kung bakit nagkakaroon ng clogged ducts ang breastfeeding mom is yung hindi natin or hindi naubos ni baby yung milk sa breast natin. Na may mga ganang sitwasyon or kunyari marami ka talagang mag-produce ng milk si baby, na-consume niya na yung sa left mo, tapos biglang nakatulog na siya, yung nasa right side mong breast na milk, eh hindi niya na nauubos. So, maaring mamuo yung gatas din doon. No? Or maaring meron ka pang gatas dito sa left mo, tapos si baby, hindi niya na nauubos, may natira. Maari rin na mahina mag-latch si baby. Kumbaga, hindi siya marunong. May mga ganun daw na cases eh. Hindi marunong si baby mag-latch. Tapos, meron din mga situation na
irregular yung schedule mo sa breastfeeding, kung bakit nagkakaroon ng clog duct is yung short or skip breastfeeding na tinatawag, yung tipong sa madaling araw, si baby tulog-tulog, mahaba ang tulog niya, instead na dedede siya, hindi siya nakadede. Yung milk mo doon, hindi lumalabas. So, maaaring mag-cause yun ng clog ducts. Another thing is yung pressure on your breast, maaring due to the position of the baby, kung paano ba magpadede. And maaring nagsuot ka ng fitted na bra or damit na naipit yung breast mo, kaya nagkaroon ng clog ducts. Ako, isa sa mga naiisip kong reason is yun nga, kaya ako nagkaroon ng clog ducts. Kasi si CJ recently, ang likot-likot niyang dumede. Alam mo yung tipong didede siya nakadapa. Kamusta naman yun? Kaya naman parang tatumbling na siya, didede. Iba-iba yung position niya. At the same time, umalis kasi kami ni tatay noon, nag-grocery kami. So, nagsuot ako ng bra. Eh, ang nasuot ko is yung merong underwire. Kasi yun yung medyo maluwag. Maluwag kasi yung mga bra kong ngayon is masisikip. Diba? Hindi pa tayo nakapag-change ng size ng bra natin. So, kapag ka ganun, nag-cause yun ng clog duct sa breast natin. So, isa yun sa mga naisip ko na dahilan kung bakit nangyari yun sa akin. Second time na nangyari yun, yung una, mabilis lang nawala. Pinadede ko lang si CJ. Tapos, kinapa ko, wala na. Pero neto kasi yung huli, kaya kinabahan ako. Kasi parang isang buong araw, nandoon pa rin yung bukol. Kapa-kapa ko, meron pa rin siya. At nararamdaman ko parang dumami. Nagkaroon, una sa gilid lang, dito lang banda. Tapos, kinapa ko ulit. Afterwards, meron na sa ilalim. So, parang, wala, kumakalat. So, natakot ako. Pero, ang remedy na ginawa ko, based sa mga nabasa ko, sa mga suggestion din ng mga mommies na pinagtanungan ko sa mga groups, is hot compress. Before, ginawa ko na yun, yung unang nangyari sa akin, yung clog ducts. So, nagpakuha ako ng hot compress. Talagang, inano ko, tinapat ko yung hot compress dito sa dibdib ko kung nasaan yung may bukol. So, para matunaw siya. Diba? Tapos, pinadedede ko kay CJ. Sabi ko nga kay CJ, dedein niya na yung, yung gatas niya para hindi na magkasakit si nanay. So, yun. Dede lang talaga ng dede. Tapos, ano pa ba yung mga remedies na ginawa ko? Naligo ako ng hot water. Hindi naman sobrang hot, no? Yung warm lang. So, parang habang naliligo ako, minamassage ko siya. So, masamasahe rin. Paikot. Circular motion. Tapos, siguro, hanggang makatulog ako, talagang minamassage ko siya. Pero hindi naman dinidiinan, ha? Sakto lang yung ikot na pagkanyan. Tapos, nung madaling araw na, ayun, dedede si CJ. Ganun kasi si CJ. Pagka hating gabi, madaling araw, dedede siya. So, nung time niya nang dumende, syempre, doon ko siya pandedein sa may bukol kasi para mawala na nga. Pero, alternate ko rin pinapadede. Pero, mas madalas dito sa left that time. So, nung madaling araw na, ayun, dahan-dahan ka pa nga ang ina na kinapa eh, kasi natatakot ako, baka meron na naman. Meron pa rin. Ay, nako, thank God. Wala na. Nung dumede si CJ, habang dumede siya, kinakapa ako. Wala na. Galing. Ginising ko nga yung asawa ko. Sabi ko, wala na. Wala na bukol talaga. Laking pasasalamat ko noon na wala na. Kasi, kinabukasan noon, usapan namin ng asawa ko is, pupunta na kami sa doktor para magpa-check up kapag ka hindi siya nawala. Kino-convince ko pa nga siya, hindi, ano lang to. Clog milk ducts. Sabi ko, ano lang to, gatas lang to. Pero syempre, sabi nga, habang maaga pa, mas maangapan. So, ganun din mga mams. Kung pakiramdam ninyo, hindi kayo comfortable o sobrang worried kayo, sabi ng asawa ko, hindi maganda kung ang sinabi ng doktor, gatas lang yan. Eh, kung hindi, hindi mas maagapan agad. So, mas importante rin talaga na kumonsulta sa mga doctors natin. And, syempre,
hindi namin nakalimutan, no, ng isa sa pinaka-importanting gawin is kami ng asawa ko nung sabi ko, love, ang sakit. Laging namin ginagawa is mag-pray, no? So, nag-pray kami na sana mawala, sana hindi siya malalang sakit, nagatas lang siya. And sobrang thankful kay Lord at okay na ako ngayon, diba? Thank you mga moms sa pananood. Sana ay meron kayong natutunan sa shinare kong experience. Marami pa yan. Sana lang ma-vlog ko, diba? Magkaroon ng time. Kasi ngayon, kasagsagan ng kalikutan ng aking anak at hindi siya nagpapababa. Ngayon, itulog lang kaya nakapag-vlog ako. So, kung hindi pa po kayo, bago kayo sa aking channel, please do subscribe. Hit that button and pa-click na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads po namin. Paki-like and share na rin mga mamsha. Thank you. Bye!